Hello, wow, what's up mga guys, good morning. Dito tayo ngayon sa itong spot na to na namimingwitan ng Matambaka, minsan Talakitok. Ito, dito lang ako pumupesto. Sa tuwing oras ng 9, alas 10, alas 11, ganun, mainit pero okay lang. At least meron namang nahuhuling isda. So, tara na, gusto nyong bisitahin natin kung meron sila dito sa spot ko. Eh, tignan natin mga guys. Yan, nakikita nyo yan. May mga ibon-ibon na lumilipad. So, ibig sabihin, may mga kawan dito. Ayan guys. Ayan, dyan yung mga sinyalis. Sabi nga nila, pag may mga ibong lumilipad, ibig sabihin may kawan. So, ito nga, meron nga siya. Nakikita ko, napapansin nyo ba yung mga nangingitim doon. Yan. So, zoom natin. Yan. Yan. Yung papansin nyo yan. Sa gitna, iba yung kulay. Pero sa gilid, iba rin yung kulay niya. So, andyan yung mga kawan. So, ang isda na yan, karamihan nakakuha dito, Matambaka, sardines. Sardines ang tawag nila dito sa Saudi Arabia. So kung papaikot natin yan, nakikita nyo yan yung medyo brown na napapansin nyo yan, puro kawan ng isda yan. Yan mas lalo dun, yun sa may nakalagay dun Mobinpick, yun marami dun kapal yan o kapal, nakikita nyo. So meron akong napansin kanina dito isang mama, parang may hawak na dala, parang magdadala yata. Maganda, maganda yung lugar na to. Bali kasi ang style dito sa spot na ito, bali ang dagat is naandun dun sa dulo, andun sa dulo dun, yun ang pinaka dagat. Ngayon ito parang lake lang niya, papasok dun. Tapos, ito siya, diretso rito, labasan naman doon ng tubig. Kaya malinis din dito sa lugar na to. Hindi siya stagnant yung tubig niya. Yun lang, pag nag-high tide, nakamataas din ang tubig. Kaya yung mga isda sa madaling araw pala, o mga kawan na to, pagpaliwanag na dito, pumapasok na dito. Doon sila galing sa lugar na yon. Papasok sila dito tapos mag-stay sila dito ng tanghali hanggang alas 3, alas 4 ng hapon. Kaya tinatimingan ko yung oras ng pamingwit ko is ganitong oras, alas 10, alas 11, alas 12 ako. Yeah, yung dalawang oras na yun, nakaka, ano ka na rin, 5 kilo, ganun, 30 na rin, kasi nandiyan na nga. So usually lang, kumakagat sa mga pain, Matambaka dapat ang makukuli natin. So, puntahan muna natin doon yung sinasabi kong makapal doon, papakita ko sa inyo, at makikita kung ano yung isla yun, mga lumilipat-lipat, ano doon, pangalo. Tumulo ng kawan. So, happy. Nag-iisip-ipon. Yan. Kumakain na sila. So, puntahan natin guys yun sa banda doon, sa may tulay na yun. Ipakita ko sa inyo. Okay guys, let's go. Oh, ayan guys. Ito na yung sinasabi ko. Papansin nyo sa banda roon, sa gilid, medyo pansin mo green. Greenish ang kulay. Okay? Pero sa gitna niya brown. Medyo brownish naman. So yan yung mga isda ng sardines at saka Matambaka. So papansin niyo sa gilid din medyo nag-gumagalaw-galaw, parang hangin din. Pero mapapansin mo sa kulay nga naman. Marami. Marami siya hanggang doon.
Medyo maulap lang kasi kaya medyo hindi natin gaanong pansin, pero sa actual, pag ginagisan mo to, ako ba? Kakaulam ka talaga. So ito, ayun na yung sinasabi ngayon, may isang matanda doon na nagdadala doon lang sa gilid. Dahil nandun yung kawan, yung pwesto natin kanina. Nandun siya ngayon. So, kaso dito sa pinupwestohan kong ito, kasi may mga railings dito, bawal. Bawal dito kasi nga yung lansa na yung isda, minsan nandito sa kuba dito. Ayaw ng Coast Guard na pinagbabawal nila. So, minsan naman, gaya na, no? Tingnan mo, lumipad yung ano, ganun yung mga isda. Ano-an, kumalaw. Marami talaga. Napaka-excitement na humingwit dito. Eh, kung pang matamba ka lang, ayos na eh. Ayan, kita yun, may mga yun, oh, gumagal yun. Yun, isda yun ng sardines. Matamba ka, halo-halo na. Napakarami nila. Meron nga nung araw dito sa lugar na to, dalawa o tatlong grupo na kon. Marami, marag kawan. Lahat nagsiksikan dito. Nabusan sila ng ano, parang oxygen siguro. Tawag ayun. Oo, oh, dami. Sarap. Ganda mamingwit. Nabusan sila ng ano, nagsiksikan dito. Ayun, nagfiskil, lutang. Ano, dyan sa mga gilid, puro isda na. Mamumulot ka na lang. May video ako yun noon, kaso nga hindi ko mahanap. Anyway, first video ko lang to. Pag hindi maulap to, napakaganda. Pag maaraw, napakaganda. Kitang-kita mo talaga yung mga kawan, talagang nangingitim sa dami. So maganda, maganda yung lugar na to. Kaso bawal lang dito sa may mga railings na to. Gaya na sinabi ko kanina. Pero minsan naman, pag dumarating yung Coast Guard, bait naman yung minsan, pinapabayaan lang. Pero pag marami kasi namimingwit sobra, yun, naguhuli sila, malaki pa naman ng multa. Bagay, first offense mo, pa-warningan ka lang, pipirma ka lang, at syempre, pipicturin yung ikama, yung national ID nga tinatawag. Ngayon, pag na second offense ka, huli mo, ayun na. Yun na yung sinasabing nakakatakot na. Kasi 5,000, ayan o, oh, hahagisan ni Manong yung ano. Yun, nagis. Oh. Nagisan, ah. Wala, tingnan natin, napitan natin. Tingnan natin kung ano yung nahuli. Uy, wala siya nahuli. Hindi niya inabot yung kawan. Kasi yung kawan, medyo nasa gitna. Yun, sa bandaron. Brown na yan. Pero marami talaga sa bandaron. Sa layo na yan minsan, pumapesto doon sa gilid na yon. Doon, kung napapasan nyo, may ibon doon. No? Yan. Mula dyan, dyan ako, yan ang pwesto ko. Hagisan ko ngayon hanggang doon, kung hanggang sakayang abutin. Yan, pero sa banda dyan, malayo masyado. Ano, sa around 100 meters na siguro yan. Minsan nahagis namin 60 hanggang 80 meters. Kasi tinitinggahan namin, mga pabigat namin eh. Size 3, minsan size number 4 na. Tapos mababang maliit na tansi, braided line. Ang braided line namin ginagamit na minsan 10 pounds na, 20 pounds, 15 pounds. Mga ganun. Yan, gaya yan yung sinasabi ko. Medyo, wala. Ano nga sana, ganun. Maganda brownish na dun. Anyway, ayan, ito yung spot ko. Naipakita ko naman na sa inyo ang spot na ito. Sa day off ko, sakong sakto, samahan nyo ako dun. Alam ko, masisihan kayo. Makikita nyo kung paano ang setup ng mga hooks, kung ano yun. Mga maliliit lang naman na hooks. Kasi minsan,
Diba, binibili mo 10 real, 15 reals. Eh, pwede naman tayong gumawa kahit hindi ganong kasing ganda ng kaninda nila, pero kahit papano, so far nakakahuli at nakakuha naman tayo ng pang-ulam. At kung minsan naman ay marami, eh siyempre binibenta na rin para may pambili din ng mga sima, mga pakintab, lines, kung ano yung mga pang-maintenance lang ganun. So ayan guys, see you ulit sa next na video natin. Alam ko, masisiyahan kayo.